Sa unang pagkakataon, gagamitin sa balikatan exercises ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS. Dadalhin ito sa Palawan pero paglilinaw ng AFP, wala itong kinalaman sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Saksi si June Veneracion. High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ang tawag dito. Isa sa mga makabagong military equipment ng Armed Forces ng Amerika. Pinaputok ito ng April 4 sa Crow Valley sa Tarlac bilang bahagi ng test bago gamitin sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika. Ilang araw mula ngayon, dadalhin naman ang makabagong anti-aircraft rocket system sa Palawan, malapit sa pinagtatalunan ng mga isla sa West Philippine Sea kung saan agresibong nagtatayo ng mga istruktura ang China. For the record, this is not for that problem. Baka mag-react yung China. It is the right, but for us, we are just proceeding as we scheduled and we will do this exercise based on what we have planned. Pag-uusapan pa raw kung papuputukin ang High Mobility Artillery Rocket System sa Palawan. Pero mabilis sa paglilinaw ng Armed Forces of the Philippines, wala raw itong kinalaman sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ang mga gamit na gaya ng HIMARS na madaling dalhin sa iba't ibang lugar gamit ang C-130 cargo plane ay akmang-akma raw para sa depensa ng isang bansa na binubuo ng maraming isla gaya ng Pilipinas. Dadalhin din ang HIMARS sa Panay Island. Sa April 14, gagamitin naman ang rocket system sa Crow Valley sa Tarlac para sa joint military exercise. Gaya ng test na ginawa noong April 4, practice rocket din ang gagamitin. This equipment is really highly mobile. It can be transferred from one location to another location and eventually one island to another island. Gusto lang ipakita ng United States of American Armed Forces na yung gamit na mayroon sila ngayon ay really fit for the country. Sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal, urban search and rescue operation naman ang nilahukan ng mga sundalo mula sa AFP at Hawaii National Guards. Parte pa rin ito ng balikatan exercise. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi.